Mga idol, kasunod nga po ng pagkakatalong muli ng Philadelphia 76ers sa kanilang Game 3 kontra sa Boston Celtics, posible pa nga daw po na masuspindi pa dito sa kanilang serye si Joel Embiid. Bakit kaya? Yan naman ang ating unang bibigyang linaw ngayon na sasamahan ko na rin ang bagong starting lineup ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang sinasabing bagong kapalitan ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers rotation sa kanilang Game 3. Sasamahan na rin natin ito ng naging Game 3 rin ng Denver Nuggets at Phoenix Suns. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Sa kabila nga po ng pagkakaroon ng home court advantage ng Philadelphia 76ers sa kanilang Game 3, hindi pa rin naman nga nila ito nagamit ng maayos matapos sila ditong matalo sa score na 114-102. Hindi rin naman nga po naging sapat ang naitalang 30 points, 13 rebounds ng kanilang superstar na si Joel Embiid na posible pa nga pong masuspende sa kanilang serye matapos nitong matapakan ang mismong ulo ni Grant Williams sa isang play, 5 minuto na lamang ang natitira sa fourth quarter. Halos kapareho rin naman nga ito ng ginawang pagtapak ni Draymond Green kay Domantas Sabonis noon, kaya ayon nga sa mga fans, deserve nga daw ni Joel Embiid na masuspende. Ngunit kung inyo nga pong mapapansin ang mabuti mga idol, hindi rin naman nga sadya ni Embiid na maapakan si Grant Williams, gayong patalikod rin naman nga po ang pagbagsak nito. Kaya imposible nga para sa akin na suspendihin ng liga si Embiid sa kanyang nagawa. Pero ang mas pinoproblema nga po ngayon ng Philadelphia 76ers ay ang katotohanan na nahihirapan talaga sila na manalo kontra sa Boston sa pagkakaroon nila ng 1-2 na record sa kanilang serye dahil sa patuloy pa rin naman ng pag-i-struggle nila. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang bagong starting lineup ng Golden State Warriors at ang sinasabing bagong kapalitan ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers rotation sa kanilang Game 3. Sa pagpunta nga po mga idol ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers sa kanilang Game 3 ng kanilang serye, inaasahan na nga po na gagawa ulit ang dalawang koponan na ito ng adjustment sa kanilang mga game plan. Pero sa parte nga po ng Golden State mukhang hindi rin naman nga nila babaguhin ngayon ang kanilang bagong starting lineup na ginamit ng nagdaan nilang Game 2 na kinabibilangan ni Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at si Jamichael Green na naging epektibo rin naman para sa Lakers matapos nilang mapahinto dito literal si Anthony Davis. Bukod nga po dyan ay mas nakakagalaw rin naman nga dito ng mas maayos ang kanilang mga player pagdating sa kanilang opensa. Kaya nangangamoy na nga na walang babaguhin sa kanilang lineup ang Warriors, pero sa parte nga po ng Los Angeles Lakers, expected na nga nagagawa ng ilang mga pagbabago ang kanilang team sa kanilang rotation. Sa katunayan, kinukonsidera nga po nila ngayon na gamitin si Tristan Thompson bilang kapalitan ni Anthony Davis sa kanilang front court imbes na si Wenyen Gabriel sa kanilang darating na Game 3, gayong gamay na rin naman nga nito ang lahat ng magalaw ng Warriors sa loob ng court. Isa pa, sinabihan rin naman nga ito mismo ni LeBron James ngayon na maging handa parati kontra sa Warriors, gayong paglalaruin nga po nila siya dito anumang oras. Pero syempre mas nakatuon pa rin naman nga po ang Lakers kay Anthony Davis dahil sa pinangako nga po nito sa harap ng media na handa siyang bumawi sa kanilang koponan matapos ang kanyang napakalamyang laruan sa kanilang Game 2.
Nga pala mga idol, nakabawi na nga po at pumalagpa ang Phoenix Suns sa kanilang serye kontra sa Denver Nuggets kahit man natambakan na nga po nila ang Nuggets sa unang mga minuto at nahabol sila, nahawakan para naman nga po ng Phoenix Suns ang momentum sa fourth quarter sa pangunguna ni na Kevin Durant at Devin Booker na literal binuhat ang buong prangkisa. Sa ngayon mga idol, 2-1 pabor pa rin sa Denver Nuggets. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming maraming salamat mga idol.